It body kibuloy, ang lahat naman nito ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ito po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusations, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte. Family, doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Wala pang payag ang Pangulo at ang First Lady hinggil po dito. Pero ayon kay Speaker Romualdez, walang pasihan ang aligasyong nakipagsapuatan po sila sa mga banyaga at paraan lamang kumano ito para maalihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito at sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Samantala, sinabihan naman ni Senador Risa Hontivero si Kibuloy na huwag pabiktim at humarap na lamang sa pagdinig ng Senado. Kung pabiktim, ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Dinig po ni Senador Risa Hontiveros. Sa mensahe naman ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi po nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kibuloy. Pero meron pong active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Wala naman naman o ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya. Ito pong si Kibuloy. Samantala, mga kapuso, nababahala po ang mga marine scientists sa masamang epekto ng walang tigil na pagpapalawak ng China at Vietnam sa kanilang mga isla at artificial islands. Ganon din ang ilegal na pamaraan sa pangisda sa South China Sea sa satellite imagery ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI na isang dayuhang think tank. Noong Disyembre, kitang patuloy na dredging activity ng China at Vietnam sa mga isla't bahura sa South China Sea. Kuha ang larawan mula sa Subic Reef na nasa loob ng Territorial Sea ng Pagasa Island. Gutter suction dredging umano ang ginagawa ng dalawang bansa sa lugar. Nakita din umano ang pagkuha ng mga giant clam o taklobo sa lugar. Sinabi ng AMTI na sa isang 181 features sa buong South China Sea, higit 8,000 hektarya ng coral subahura ang nasira ng China mula noong 2012 dahil sa dredging at clam harvesting. Nasira naman umano ng Vietnam ang hindi bababa sa 750 hektarya ng corals at dahil dito lumalabas na kasing laki na ng kalahati ng Quezon City ang pinsala ng dredging activity ng China at Vietnam sa South China Sea. Ayon kay Presidential Advisor on Maritime Affairs, Andres Centeno, malaking problema ito dahil kumukuha ang Pilipinas ng 7% ng huling isda kada taon mula sa West Philippine Sea. Wala pang pahayag ng embahada ng China at Vietnam ukol dito. Pero dati nang sinabi ng China na isa sa misyon ng kanilang Coast Guard ang pangangalaga ng marine environment sa mga inaangking teritoryo. Nilinaw ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte na dumaan sa masusing konsultasyon ang ipinatupad na bagong Adjusted School Calendar of Activities. Ayon po sa Vice Presidente, ikinonsulta muna nila ang mga naturang hakbang sa mga guro at mga magulang kaya hindi yung mga estudyante sa iba't ibang rehiyon. Wala naman umanong ibang dahilan o hadlang sa pagpapatupad mo nito maliban sa tradisyon at kagustuhan ng karamihan. Matatanda ang inanunsyo po ng DepEd noong isang araw na magtatapos pong school year 2023-2024 sa May 31 habang sisimula naman ang susunod na school year sa June 29. Nilinaw din ang Vice Presidente na may kalayaan yung mga nasa pribadong paaralan kung susundin o hindi ang ganitong implementasyon basta't naaayon lamang sa batas. Mahigit sa 200,000 mga preschoolers hanggang grade 11 sa Western Visayas maagang nagparehistro para sa susunod na pasukan. Balita natin sa atin ni Ivan Aguana, Super Radio Iloilo. Ivan, pasok! Super Radio!
Joel, bilang na mga nagparehistro mag-aral sa elementarya para susunod na magbag na higit 2,000 na o 200 tipo na. Mahigit na 280,000 na mga in-traffic kindergarten grade 1, grade 7 at grade 11 ang nagparehistro ng umaaga sa school year 2024-2025. Base yan sa datos ng DepEd Regional Office as of February 21, 2024, umabot sa 218,702 ang nagpa-pre-enroll kung saan 45,000 dito ang nag-early register sa kindergarten. Mahigit 69,000 naman sa grade 1, 49,000 sa grade 7, at mahigit 53,000 sa grade 11. Matatandaan na nagsimula ang early registration noong Enero 27 at magtatapos bukas, Febrero 23. Layunin ng early registration ay upang mapagandaan ang mga paraan o ng mga paraan ng kanilang mga resources katulad ng mga mesa, upuan, at mga learning materials sa susunod sa school year. Ako, si Ivan Aguana ng GMA Super Radio Ilocano, nagkukulat para sa GMA Super Radio CWB. Dapat ito. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.46 na po ng umaga, personal na inspeksyon ni Paolong Bongbong Marcos ang 19.81 km, 6-lane Airport New Clark City Access Road na nagkakahalaga na mayroon sa 8 milyong piso. Natapos ang access road nitong December 2023 at inaasahan magiging fully operational sa sandaling matapos ng bike lane, landscapes at slope protection ito sa darating na Hulyo. This Clark International Airport, the New Clark City Access Road, or ANAR, is a key component in boosting the Clark metropolis as an investment and tourism destination. It aims to enlarge Clark's profile in the global investment map. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos at dahil dito inaasahang magiging mabilis na ang paglalakbay mula sa iba't ibang distrito ng Clark patungo sa New Clark City. Ang dating isang oras magiging 20 minuto na lang gamit ang access road. Wala ring babayarang toll sa paggamit ng access road. Bahagi ng Airport New Clark City Access Road ang iconic 900 meter Sacovia Bridge na sumasakop sa ilog ng Sacovia sa Bamban, Tarlac. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Paalala ulit mga kapuso, sa atin po na tayo po ay manatiling malakas ang ating pangangatawan. Mag-exercise tayo, kumain ng sapat, mga kapuso, at walang bisyo, matulog ng maayos. Ayan ha, mga bata, saka yung mga nakatatanda, pareho po yan para sa inyo. At siyempre, mag-